I'm really happy and I'm very glad na that GMA is being consistent about this kasi parang this is that one day, one night in the whole year that all of us get to dress up, be our best versions, and to showcase the world that we are proud to be Kapuso. I'm really happy and I'm very glad na that GMA is being consistent about this kasi parang this is that one day, one night in the whole year that all of us get to dress up, be our best versions, and to showcase the world that we are proud to be Kapuso. And parang yung, of course, yung clothes, syempre, andyan yan, of course, and all, everything that's gonna happen sa event na yun. Kumbaga, it's... yung excited ako talaga really, what I'm really looking forward is gusto ko laging every year nakikita gaano na ba kami kalaki. Kasi of course, in every day, hindi mo naman makakasalamuha lahat. Of course, you can always see your co-actors and co-workers on TV, but you don't really have the chance to really meet them and see them in person. So, ganun ako, excited ako, gaano na ba kalaki ang Kapuso Network right now and gaano na ba kami karaming mga artista ng GMA. You know? Yung and makita ko sila in person, ah, okay, siya pala yun, okay, siya pala to, etc. But we expect a dapper look from you. Nako! Yung damit ko po, eh, hindi ko alam kung saan ko na hagilap. Sa Africa ko pa siya nakuha. Ganun siya kalayo. And I waited for almost 6 months bago ko siya, you know, hindi pa nga namin sure kung may GMA ball this year, but sabi ko, sige, kunin nyo na kasi magagamit natin yan. So, true enough, ito, magagamit na nga siya. Surprise na lang po bukas. Yes po. Overlapping po siya. Overlapping. Okay, mas yes. Mas matindi pala yung challenge. Opo, kasi yun po parang since it's already pegged ng August, kailangan ko na po talaga siyang gawin and gusto ko po siyang gawin. Kaya sabi ko, hindi, kaya ko yan. Sige, laban tayo dyan. Kahit na ongoing pa itong movie po namin ni Miss Sharon. Kumbaga, may certain way naman po ako para iwan yung character doon. And then, pag-uwing, susuot ko siya ulit. Tapos dito, iba na naman. And then, suot ulit. Kumbaga, when I tackle characters, I don't really give myself a hard time being the character. Kasi if you become too mental about everything, the movement, how you deliver your lines, makikita siya sa camera, it will transcend na bakit ang kanto? Bakit aral na aral? Mm-hmm. So I just relax. Pag binasa ko yung script, dito siya galing, ito siya. Okay, bagas, mabayet, pero medyo masama magsalita, etc. So ganun lang, very simple. And then I just let it flow. Kasi all the more you think about things, especially sa acting, there's a thin line between being mental and being emotional po eh. Yes, yes. So, it's really more about how you balance those two things. Kasi importante sila pareho eh. Hindi naman pwedeng pabor ka lang lagi sa dito. Tapos wala ka ng emotion. And then puro emotion ka pero hindi ka nag-iisip. Those are very crucial elements that you have to consider when acting. Balance po. Dapat balance sila. Yes po. So, pati po yung kay Julia. Yeah, sige. Go ahead. Yes, so, yun po. Sa 5 Breakups in a Romance that's coming out this coming October. It's basically, yung character ko po doon is carefree guy na mas mahal niya yung sarili niya than any other people around him. Pero mahal niya rin tong babae. Mahal niya rin tong role ni Julia. But until when tayo ganito? Ganun eh. Parang it's recurring. It's a breakup movie. It's gonna be it has 5 parts. So it's really the journey of the two characters together in those hardships.
So ganun yung character. And then going to a mother and son story, which is a mama's boy, big boy pero may pangarap, naiirita sa nanay niya every time that he gets reprimanded, but at the end of the day, nung nawala yun, hinanap niya. Mm-hmm. Then when the mom becomes a little bit independent, naramdaman niya na hindi na umiikot sa kanya yung buhay ng nanay niya. Mm-hmm. Turns out, nagpalit sila ng role. Mm-hmm. Without him knowing, siya na yung nagiging nanay, and then yung sarili niya before, yun yung nagiging nanay niya ngayon. Okay. Those are the dynamics po. Very, very fun. It's very fun. Yes, actually medyo na hold lang siya at the moment because of yun nga, may mga ibang commitments na kailangan muna namin i-fulfill for this year, but that's still on the table and we're doing something about it. And excited din ako kasi being able to produce your own concert, you have the creative content, creative freedom to input your ideas. And ang maganda rin kasi doon, mag-i-input ka ng idea mo, pero sa subconscious mo, alam mo na yung budget mo. So alam mo na, iniisip mo pa lang, sasabihin na nung subconscious ng budget na, oh, mahal yan ha. So iisip ka ng alternative or reallocate ka ng budget. Ito ba, gagamitin ba talaga? Oh, baka pwedeng dito ko muna yan. So you still work around your budget. It's just a matter of reallocation. And then, ganun siya eh. Very fun. It's fun as well. Pero mahirap. That happened dun sa ano ko sa Forward, yung online concert. I produced that, but wala pang Myriad nun. But of course, I want to credit it to Myriad as well kasi ako rin naman siya. Right after everything, so ang aga ko dumadating, pinapasahan ako ng, syempre, cash flow, may budget. Ito yung budget natin. Oh, ito yung cash flow po, ah. Sir, ito po yung mga equipment, ito po yung sweldo ng tao, ganyan-ganyan. So first time kong nag-concert, na ako yung huling umuwi at pumipirma pa ako ng mga release ng cheque para of course pambayad dun sa mga tao. I enjoy the process, moreover stressing on it. Oh. Kasi when it's really a matter of wearing different hats at the moment. Oh, pag nasa stage ka, performer ka, oh, kanta ka dyan, sayo ka dyan, spiel ka dyan. Pero pagtapos, oh, pipirma ka na, okay, ako po, producer na po. Pirma po tayo. Then, coming home, pag-uwi mo sa dito, pag-uwi sa bahay, and then on your bed, parang it's very fulfilling in a way na I'm able to experience both worlds at the same time, yet I enjoy and give entertainment, and on top of that, I'm able to send kids to school. So, it's a holistic experience. Ang sarap niya pagdaan. Yes, of course. And right now, yung Five Breakups in a Romance is a co-production between Myriad, GMA, and Cornerstone. Okay. So that's our first venture.